The necessity of our moral purity. Now before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour was come, that he should depart out of this world unto the Father, having loved his own which were in the world, he loved them unto the end. And supper being ended, the devil having now put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him, Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he was come from God and went to God, he riseth from supper, and laid aside his garments, and took a towel and girded himself. After that he poureth water into a basin, and began to wash the disciples' feet, and to wipe them with the towel wherewith he was girded. Then cometh he to Simon Peter, and Peter saith unto him, Lord, dost thou wash my feet? Jesus answered and said unto him, What I do thou knowest not now, but thou shalt know hereafter. Peter saith unto him, Thou shalt never wash my feet. Jesus answered him, If I wash thee not, thou hast no part with me. Simon Peter saith unto him, Lord, not my feet only, but also my hands and my head. Jesus saith to him, He that is washed needeth not, save to wash his feet, but is clean every whit, and ye are clean, but not all. For he knew who should betray him. Therefore said he, Ye are not all clean. So after he had washed their feet, and had taken his garments, and was set down again, he said unto them, Know ye what I have done to you? Ye call me Master and Lord, and ye say well, for so I am. If I then, your Lord and Master, have washed your feet, ye also ought to wash one another's feet. For I have given you an example, that ye should do as I have done to you. Verily, verily, I say unto you, the servant is not greater than his Lord, neither he that is sent greater than he that sent him. If ye know these things, happy are ye if ye do them. Tapos yung tinatawag na institution of Holy Communion or the Lord's Supper. Ito yung sinasabi dyan. Kasama pa nila noon si Judas. At dito sa napansin natin, yung paghugas ng paan ng Panginoon ay parang included ano, doon sa Holy Communion. Kaya meron mga ilang mga check ka ng reliyon na yung kanilang Holy Communion meron paghugas ng mga paa. Ito ay hindi natin pinasanayan. Dahil sa simbahang katoliko, ang communion doon, yung mass, ay kanila lamang na ginagawa na ay yung iba'y tinapay. Sa mga protestant, sa mga evangelical Christians, tinapay ang alam. So, sa pinanggalingan namin noon, sa Mennonite, tinapay alam at saka yung paghugas ng paa. So, magkakaiba ang pagsagawa ng Holy Communion. Pero isa ang tinuturo din sa atin, sinabi ng Panginoon, pag-aalala sa Kanya, at natuturo din sa ating covenant na ang Diyos ay may pahigpagtipan sapagkat yung communion na yan, it is about the covenant of God. Agreement, pahigpagkasundo. Pinapaalala sa atin ng Panginoong Diyos na siya ay nakapagkasundo sa atin. At sa pagkipagkasundo yun, ay ibig lang sabihin, tayo kabilang sa Kanya. Kapagkat wala namang tao na kabilang sa Panginoon kung walang pagkipagtipan doon ang Panginoon. Kaya masasabi natin na ang kaligtasan ay by covenant. Kaya tayo tumanggap ng dakilang kaligtasan, yan ay pagkipagtipan. So kailangan i-highlight yan sapagkat may ilan din mga evangelical ang kanilang paniniwala ay yung covenant na tinutukoy na prophecy doon sa Ezekiel, maging sa Jeremiah, ay tumutukoy lamang sa Israel. Well, of course, tumutukoy sa Israel, pero hindi doon sa ethnic Israel, kundi sa spiritual Israel. Meron mga naniniwala sa doctrine of grace, pero hindi naniniwala sa covenant sa para sa mga Kristiyano. Para doon lang doon sa physical na Israel. Hindi po yun ang ating tinatayuan. Niwala tayo na kaya nga tayo nagsasagawa ng yung Holy Communion ay dahil kinikilala natin na ang Diyos ay may pagtipan sa atin. Kaya nakapagtataka lang doon sa mga free grace na mga churches, ay
hindi sila naniniwala, ang doktrina nila ay yung wala si ang covenant ay sa ano lang yan, sa Israel lang. Subalit, nagsasagawa sila ng Holy Communion. Eh dapat wala na rin silang Holy Communion kasi yun yung significance, yun yung sinisignify. Noong Holy Communion, yung pinapaalala sa atin ng Panginoon, yung kanyang covenant sa atin, wala naman pala silang pinalaman sa covenant ng Diyos. Eh dapat wala na rin yung pagsagawa nito. What I mean is that anumang bagay na may physical na ginagawa, eh ito ay hindi ito doon lamang na nangatili. Ito ay bilang pagkilala doon sa spiritual or mental or abstract significance kung bagay na ginagawa. So, diba sa simbahang Katoliko, gagawin sa pagsimba, may communion talaga yan. Pero naintindihan ba ng mga tao kung bakit ginagawa yon? At sila ba ay napailalim doon sa paipagtipan na yon? Sila ba ay kabilang doon sa paipagtipan ng Diyos na yon? Eh sabi ng ating Panginoon Diyos, dito mismo, sa verse 18, sabi niya rito, hindi ko sinasalita tungkol sa inyong lahat. Nalalaman ko ang ating mga hinirang. So, malinaw, ano? May inip. Pagkamat naririnig ng lahat yung sinasabi ng Panginoon, pero meron siyang sinasabi na hindi para sa kanya yun, kundi para lamang sa hinirang. Kaya si Judas kasama doon sa communion, pero hindi siya kabilang, hindi siya mag-benefit doon sa significance ng communion na yun. Meron siya physical fellowship sa Panginoon, pero wala siyang spiritual fellowship sa ating Panginoon. Kaya ito ay magugyok sa atin na check natin ang ating mga sarili. Kinikilala ko ba ang sarili ko na nakikipagtipan sa Panginoong Diyos? Dito may sinabi pa sa verse 27, at pagkatapos na maisubo si Satanas nga ay pumasok kay Judas. So si Judas, hindi niya alam yun, no? Na nasa kanya si Satanas. Pero ang alam niya, nasa palataya siya. Ang alam niya, kabilang siya sa mga kapwa-alakan. Pero nasa kanong puso si Satanas. Kaya hindi niya kakapagtaka, mga kapatid. Na kahit sa grupo ng mga Kristiyano, kahit sa mga Christian churches, may mga kinikilala kanya sarili. Alam na si Christian, siya'y sumasampalataya. Pero hindi siya kabilang doon sa hinirang ng Panginoon. Wala sa kanya ang puso ang Espiritu Santo, kundi ang Espiritu ng kasamaan nga sa kanya, kung kaya nga ang ganyang mga tao, yun ang nagiging sanhi kung bakit nagkakaroon ng pagkakagulo sa loob ng mga iglesia. Sapagkat ang bunga ay makikita sa kanilang mga ginagawa, kumisan ay sinasabi din. Kasi yung kumisan, di ba, nagpepeke naman ang sinasabi, nagpepeke din ang ginagawa, kaya mahirapan ka rin ma-impress sapagkat di mo naman nakikita yung laman ng puso kung anong spirito nandun sa tao. Ngayon mga kapatid, meron pa rin itong sinasabi, ibigyan ko rin ng highlight. Itong sinabi ni Pedro, di ba? Si Pedro may confidence. Hangaan mo siya. Sabi niya, kailangan ka man ng lahat eh. Ako, hindi kita pagkakaila. Pero sabi sa 38,
Kinuwesto siya ng Panginoon. Bakit? Alam ng Panginoon yung susunod niyang gagawin. Ipagkakamulo niya ang Panginoon. Kaya tayo mga kapatid, hindi natin alam ang mahukumin pa nating kasalanan kasi future yun. Pero palagay mo, hindi alam ng Panginoong Diyos yung magiging mga kasalanan mo pang gagawin sa mga susunod na araw, sa mga susunod na oras. Palagay mo, hindi alam ng Diyos yun. Alam ng Diyos yun. And yet, inangking ka na niya kanya. Kaya, magkaroon ka rin ng confidence. Makagaya ng confidence ni Pedro. Yun ay isang mga kahanga. Kung isipin natin, hindi natin pinupuro si Pedro sa mali niyang ginawa, sa kanyang kasalanan. At ayaw natin gayahin yun. Pero, purihin natin si Pedro at gawin natin maganda halimbawa dun sa kanyang kumpiyansa. Eh, tayo lang nanginginawag niyan, mga kapatid. Ang mga kulto, ayaw ng kumpiyansa. Ayaw ng panghawakan. Yung kaligtasang ibinigay ng Diyos sa kanila. Dahil sabi nila, tayo nagkakasala. Makasalanan tayo. Yung nakailangan ay tayo po magsumikap. Gawin natin ang utos ng Panginoon. Gawin natin perfectly. Diba? Ganyan sila. Eh, ating hinahangaan din ng kanilang pag-iisip, matalim na pag-iisip. At tayo rin eh, dapat ganun din, magsikap na makasunod sa kautusan ng Panginoon. Magpatuloy sa pagpapanalig ng level ng ating kabanalan sa Panginoon at pagpataas pala at pagpalalim ng pananampalataya. Pero, huwag kang mawawala ng loob o panghinaan ng loob kapag dumating ang panahon na ikaw ay nagugupo ng kasalanan. Magpalisalaman sa Panginoon. So ang ating mensahe sa umaga nito, the deep love of the Lord Jesus that He has for the believers was revealed by its demonstration. Pinakita ng Panginoon yung kanyang malalim na pag-ibig sa mga mananampalataya, specifically sa mga hinira, sa deep love. Pinakita niya sa mga alagad. Sa pamagitan na nagugas niya ng paa ng mga alagad. Ang matayog na Diyos, makapangyarihan sa lahat, Panginoon ang mga Panginoon, hari ng mga hari, nagugas ng paa ng kanyang mga mananampalataya. Kaya yung pag-ibig na yun, personal yan, mga kapatid. Hindi lugasan ng Panginoon ang mga paa ng mga alagad para sabihin, oh, maging pabait kayo sa isa, oh, maging pabait sa inyo. Hindi po ganun. Subalit, yung paghugas na yun ay para na rin initiation sa kanila para sila yung mag-extend ng mission sa lupa pag alis na niya. Sapagkat ang mga alagad, sila kikilusin dito sa mundo, paglingkod sa Diyos, paglingkod sa isa't isa, paglingkod sa lahat ng tao na kanilang mga kasalamuha kapag mabibigyan sila ng pagkakataon. Paano paglingkod? Sa pamagitan ng pagdala sa kanila ng mensahe ng pagliligtas. Ang isang tinuturo ito sa atin is sa pamagitan ng pagsagawa, yung serving, pagkilos, yung ebidensya ng malalim na pag-ibig, yan ang nagpapatunay doon. Nalalaman ng ating Panginoon sa Kristo na ibibetray siya ng isa sa kanyang mga disciples at tatalikuran siya ng isa, iiwan ng marami, pero He still loved them to the end.
Kilala na tayo ng Diyos na lubos. Kung paano kilala, pinakita ito ng Panginoon sa kanyang mga disipulo. Ibig sabihin ng love to the end, it is a love that will never end. Kaya, the Lord Jesus will never stop loving His own. He knows us completely and despite of that fact, minamahal tayo ng Panginoon. Ito yung isang patungan na talata. John 2, verses 24 hanggang 25. But Jesus would not entrust Himself to them, for He knew all people. He did not need any testimony about mankind, for He knew what was in each person. Eh, ito po, anong papatunay? Patunay ang talata ito ng pagiging Diyos ng ating Panginoong Jesus. Diyos lamang ang nakakakilala sa bawat isang tao. Siya lamang nakakaalam ng puso ng tao. Kaya nga nasabi niya, sabi nito, but there are some of you that believe not. Sabi sa John 6:64, kung siya nangangaral sa may templo, for Jesus knew from the beginning who they were that believe not. Kilala ng Panginoong Jesus yung mga hindi sasampalataya sa Kanya, mga sumasampalataya. He knows the sins we have committed and the ones we will yet commit, He still loves us. Kaya ang point dito, true love is unconditional and without limit. Kaya ang tanong, how do you respond to that kind of love? Ang sagot, ito yung lesson statement natin, the true believers trust the Savior on all He said and did. Yun ang ating tugon doon sa pag-ibig ng Panginoon. Kung tayo tunay na mga mananampalataya, pagtitiwalaan natin ang Panginoong Jesus sa lahat ng Kanyang mga sinabi at ginawa. Doon sa first line, sabi ni Pedro, Lord, not my feet only, but also my hands and my head. Noong una, ayaw ni Pedro magpahugas. Pero sabi ng Panginoon, kinakailangan na kasi kung hindi ko ito gagawin, dito sa salitan ko, and I was thee not, sabi sa akin James, thou hast no part with me. Isang pangusap ng Panginoon, nag-alilangan pa si Pedro, pag pinaniwalaan agad ni Pedro, tinanggap niya agad yun, na napakahalaga pala nung mahugasan siya. Kaya nga, nagpadali agad siya ng pagsagot. Doon nagpapakita na may tiwala siya sinasabi ng Panginoon. Yung sinabi dyan, yung salitang part, sa Greek yan ay may salitang meros, ito daw ayon sa Greek, ito ay may dalang kahulugan na participation or having a share in someone or something. May bahagi tayo sa Panginoon. At ano bang bagay na meron siya? Nung sinabi ni Pedro na buong katawan o gasan, ang sabi ng Panginoon, He that is washed needed not save. He needed not, so hindi na kinakinaugasan lahat. Save to wash his feet, paana lamang daw. Yung wash dyan sa verse na yan, ang doon sa Greek ay nasa perfect tense po. Ibig sabihin ng perfect tense, tapos na, hindi na maulit, walang kulang. Kumbaga sa salita English, once and for all. Kaya, ito ay nagpapahiwatig sa atin that when God bathes us all over in salvation, He brings about our union with Christ. So ang Diyos, yung kaligtasan tinanggap natin sa Kanya,
lubos po yun. To the fullest. At yun ang nangangahulugan na tayo ay mayroong tayong ipag-isa sa ating Panginoon sa Kristo. Since may pag-isa tayo sa ating Panginoon sa Kristo, gawin natin layon sa ating mga buhay na meron tayong pag-ipagkaisa sa Kanya. Magkaiba yung mga kapatid. Yung pag-ipagkaisa at pag-ipagkaisa. Kung nabubuhay ka sa kasalanan, ikaw ay walang pag-ipagkaisa sa Panginoon. Pero kung ikaw ay hinira, eh nandun yung pag-ipagkaisa mo. You are one with Christ. Kaya nga sinabi ni Pablo na hindi ko pwede kayo na magkaroon ng pag-isa mo sa unbeliever. Diba? Kasi meron na kayong pag-ipag-isa sa Panginoon, Jesus Kristo. Pero this is a center relationship that cannot be changed. Wala nang ano ba ang makapagpabago kung may pag-ipag-isa sa Panginoon, may pag-ipag-isa ka sa Kanya, wala nang makapaghiwalay niya. Settled na yan. Yun ang ibig sabihin nung doon sa was, yung perfect is doon. Kung kaya ka, bilang point, Christian believers stay away and keep themselves from defilement. Ang mga mananampalatayang Kristiyano, sila lumalayo at pinag-iingatan ng palang mga sarili mula sa karumihan, sa spiritual na karumihan. Yan yung kasalanan. At yan ang ating pagsabuhay. Yan ang tunay na reliyon. Tingnan mo ang sabi sa atin sa James 1:27. Pure and undefiled religion before God and the Father is this, to visit orphans and widows in their trouble and to keep oneself unspotted from the world. Narito tayo sa maruming mundo, pero dapat tayo magpakaruming kasama nito. Alam niyo, our communion with Christ depends on our keeping ourselves unspotted from the world. Communion, ha? Ipag-ipagkain sa ating Panginoon. Ito pong basic truth na ito ng Christian living, ito ay magandang in-illustrate doon sa Old Testament. Sa Old Testament priesthood, iba ang mga pare doon. Doon sa mga pare, bago sila maglilingkod doon sa templo, bago sila papasok doon, naghuhugas sila. And Aaron and his sons, thou dost bring near, utos ko ng Diyos, at gusto sa salita nito, thou dost bring near unto the opening of the tent of meeting, anong panahon na ito, tent of meeting pa. Ito yung panahon ng kay Moses pa ito, wala pa sa panahon ni Solomon. Doon ang sambahan ay tolda pa, bago pa dumating yung panahon, napalitan ito ng templo. Pero originally, kahit doon sa bago ko pumasok sa toldang tipanan, na pagbanda ko nila din yung templo na, ay ganoon, naghuhugas din kapagkat andun ang presensya ng Diyos. At doon sa Exodus 30, ang sabi doon, you shall also make a basin of bronze with its stand of bronze for washing. You shall put it between the tent of meeting and the altar, and you shall put water in it, with which Aaron and his sons shall wash their hands and their feet. When they go into the tent of meeting, or when they come near the altar to minister, to burn a food offering to the Lord, they shall wash with water so that they may not die. They shall wash their hands and their feet so they may not die. It shall be a statute forever to them, even to him and to his offspring throughout their generations. So, makita mo, kinakailangan maghugas para malinis. Oh, pag hindi sila naglinis, hindi na sinunod yun, papatay sila ng Diyos kahit sila pa ay naglilingkod. Ito nagtuturo sa atin ng mga tao, no? Naglilingkod din naman sa Panginoon, sa Diyos. Iniisip ng kalang mga sarili ng mga Christians, pero sila hindi malinis. Kaya sila po ay hindi buhay na walang hanggang natanggap nila. Eternal damnation. Pero sa atin, ano significance niya? Sa atin, bilang mga mananampalatayang Baptist, okay?
eh, distinctive natin yan. Na tayo, pare din. Yun yung P. Priesthood of all believers. Spiritual priesthood. Royal priesthood. At sa atin, bilang mga pare tayo, we need a regular washing. So, doon sa panahon na ang isang makasalanan, nagtiwala siya sa tagapagligtas, ang Panginoong Jesus, eh, siya inuhugasan na, napaliguan na siya, ika nga, bathed all over. And the sins are washed away and forgiven. Okay? Patunay, ang Panginoong Diyos mismo nagsabi, Hebrews 10:17, and their sins and iniquities for their lawless deeds, I will remember no more. Matindi yung figurative na pagkakasalita dito ng Panginoong Diyos. I will remember no more. Hindi ka nababalikan ng iyong kasalanan. Magkagayon man, as the believer walks in this world, it is easy to become defiled. Diba? Madali tayong marumihan. Narinis na tayo. Madali tayong marumihan uli. Dahil nakakasalamuhan natin ang mga masamang tao, na-influensyan tayo ng kasamaan. Anong gagawin natin? O ganyan. At sabi sa atin, 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Eh dahil mga hinilang tayo ng Panginoon, hindi na siya hukom sa atin, siya'y ating ama na. Kaya tayo ay huhugasan muli sa bisa ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung He loved them unto the end, hindi ko nabasa sa King James, pero yung sa English niya, He loved unto the end, yun ang ginamit ng King James. Ang kahulugan po nito to the fullest extent. So, ang sabi ng isang komentarista, to the fullest extent is a better rendering of the original eistelos. So, yung eistelos, yung Greek word noon, than KJV, unto the end. It does not mean that Jesus continued to love His disciples only up to the end of His career, but that His love has no limits. Kaya, yung kasalanan mo, hindi yan ang maglilimita ng pag-ibig ng Panginoong Jesucristo sa iyo. Diba? Yung pag-ibig ng Panginoong Jesucristo kay Pedro, nalimitahan ba? Nanginto ba? Dahil sa ginawang pagkakaila ni Pedro? Hindi po. Because the love of the Lord Jesus is to the fullest extent. Kaya bilang hamon sa atin, do you value the washing the Lord Jesus has done in you? Kung hayaan natin yung mga unconfessing sa ating buhay, pinipigilan natin ang ating paglakad na kasama ang Panginoon. At then yung panahon na kailangan natin, metaphorically speaking, na ang ating mga paa ay mahugasan. Si Pedro, noong una, hindi pa niya alam, meron siyang disapprovement doon sa ginawa ng Panginoon. Hindi niya matatanggap yung ministeryo na yun na ginawa sa kanya ng Panginoon. Pero nakita niya yung kahalagaan ito. Ano ang tinuturo nito sa atin? Eh, huwag natin questionin yung kalooban ng Panginoon. Yung kanyang word. Or huwag natin subukan baguhin ito. Paalala natin na ang kanyang ginagawa.